Yan mga kitlog, dito na kami. Yan, shoutout kay Kuya sa may-ari sa pinapa-incubate natin lagi. Yan mga kitlog, bagong ligo tayo. Yan, samahan nyo kami ni Mrs. Sa pagkuha ng bagong pisa natin ng setter batch. Yan, shoutout sa Mrs. ko na very supportive sa pag-aalaga ko ng manok. Ang lulusog ng mga siso natin. Nagsinuman na sila mga kitlog yung bagong pisa natin ng mga sisiw. Yan mga kitlog. Tumuka na yung third batch natin ng mga sisiw na bagong pisa. Kitlog, isang magandang hapon po sa atin lahat at welcome back ulit sa YouTube channel ko. Ayan. 3 weeks old sa pag-aalaga at papapalaki ng mga sisiw. Ayan o. Sweeter Palawan Goldhini. So, yun mga kitlog, kung bago lang po kayo dito sa aking munting channel, kung okay lang po, pakisubscribe. Pakidami na rin po mga kitlog notification bell para manotify po kayo sa mga gagawin kong video. So ngayon nga po mga kitlog, samahan niyo ulit ako kasi nag-confirm na po yung pinangkibitan ko ng pang third batch natin na 17 pieces. Yan mga kitlog, good news. 15 pieces po ang napisa. Yan, ayos mga kitlog. Yung pang third batch natin na tinangkibit na itlog, so 15 pieces po napisa. So samahan niyo ulit ako mga kitlog kasi kukunin ko ngayong hapon na to. Yung first batch mga kitlog, ililipat na natin sa, yan, sa bagong ginawa natin na kulungan. Tapos mag disinfect din tayo dito mga kitlog kasi may parating tayo na mga bagong pisa. So samahan niyo po ulit ako mga kitlog. Salamat. Bago tayo mag-disinfect dito para sa paghahanda sa parating natin na mga sisiw na 15 pieces sa third batch na mga kapatid dito. Yan. Magpapatuka muna tayo mga kitlog. Tapos yung first batch ililipat na natin dun sa kabilang kulungan para pagdating ng third batch natin may iwan yung second batch na 2 weeks old kasi yung first batch mga kitlog 3 weeks old na itong mga to kaya medyo malaki na. Tapos kung ilalagay pa natin dito yung 15 pieces na day old na kakapisa lang ngayong araw na to, yan medyo marami na sila, medyo masikip na, kaya yung first batch doon natin ililipat sa bago natin ginawa na kulungan. So bago tayo mag-disinfect, bago ilipat yung first batch, magpatuka muna tayo mga kitlog. Ayan. Bago natin puntahan yung napisa na pang third batch. Ayan mga kitlog, oh. Lulusog nila. Oh. Ang lulusog ng mga sisiw natin. Ang lalakas kumain. Ayan. Yan na sila mga kitlog. 2 weeks old tapos 3 weeks old na mga sisiw. Tapos dito sa loob, yan. Lilinisan din natin 'to mga kitlog kasi may isang linggo na tong kusot nila dito sa tulugan nila. Dito ko na rin pala tinatago yung patuka para hindi makain ng mabait. Yan. Lumipad na yung isang. Lumipad po, dalawa na lumipad. Uy, baba. Yan. Yan na sila mga kitlog. Tapos may parating pa tayo na pang third batch na 15 pieces. Yan, good news. Napakaganda ng palahi natin ngayon kay Sweeter Palawan Goldhini. Tapos sa dalawang inahin natin na ginamit na pumpkin sweeter tapos kalpara peruvian. Bilisan nyo kumain para makalinis na ako dito sa kulungan nyo. Ang dumi na.
So habang kumakain sila mga kitlog, unahin na natin linisin to. Yan. Yan, nalilisan na natin tong tulugan nila. So sulit ang gagawin natin mga kitlog, lagyan natin ng kusot. May bato. Para dun sa parating natin na patapisak lang. Para bago yung kusot nila. Yan. Pagkatapos nila kumain yung first batch, lalagay ko na rito. Ayan. Natapos na sila tumuka. Oh. Ubus ka agad yung patoka nila. Oh. Yung second batch mga kitlog. Yan. Nilipat ko muna dito. Kasi kukunin na natin yung pang third batch. 6 na piraso. Tapos yung first batch. Dito na sila sa bagong kulungan nila. Yan. Wala pang lakto mga kitlog. Oh. Yan. Andito na sila sa bagong kulungan nila mga kitlog. Ayun, naiipot ka agad. Medyo maluwag sila dito mga kitlog kasi walong piraso lang naman to sila. Ayan. Tapos ang gagawin natin mga kitlog, tatanggalin ko muna yon para mag-disinfect na tayo. So, ganun pa rin mga kitlog gagamitin natin, Sunrox. Tapos yung detergent powder. Ayan. Syrup, powder, tapos yung tubig natin na 2 timba. Tapos gagamitin natin ng brush. Yung brush sa CR, pero malinis naman ito mga kitlog. Tapos yung patokaan nila mga kitlog, didisinfect na rin natin yan, pati yung tubigan nila. Tapos yung nakalagay doon, tatanggalin natin yung mga kitlog para hindi mabasa. A few moments later. Yan. Nadisinfect na natin ito mga kitlog, oh. Medyo basa pa. So, tama-tama ito mga kitlog habang papunta tayo dun sa pinagkubitan natin sa third batch para makuha yung bagong pisa. Matutuyo na ito mga kitlog. Itong laglagan ng ipot nila, saka na natin ito ilagay pagdating natin. So, yun mga kitlog, samahan nyo kami. Yan mga kitlog, bagong ligo tayo. Yan, samahan nyo kami ni Mrs. Sa pagkuha ng bagong pisa natin sa third batch. Yan, shoutout sa Mrs. ko na very supportive sa pag-alaga ko ng manok. So samahan niyo kami mga kitlog, salamat. Yan mga kitlog, dito na kami. Yan, shoutout kay kuya sa may-ari sa pinapainkubita natin lagi. So, probin dito mga kitlog kasi sa 17 pieces, 15 pieces yung napisa. So, probin dito kay kuya. Oh. Yan, shoutout kuya. Kukunin niya na mga kitlog. Ayan na. Ito kay pumpkin sweater. Ito naman kay Calpara Peruvian. Ito yung sisiyo ni pumpkin sweater. Bali, 7. 7 na pisa. Dito, ilan to? 8. Kay Calpara Peruvian. So yun mga kitlog, good news. Pang third batch natin na pinapisa dun sa broodstock natin na sweater Palawang Gold. Tapos sa 2 inahin natin, ito yung pang third batch mga kitlog. So dali na natin ito sa bahay. Yan mga kitlog. Dito na tayo sa backyard natin, dito sa bahay. So andito sila, yung bagong pisa natin at pang third batch. So ilalagay ko muna sila mga kitlog dito sa
dinisinfect natin na brother. Ayan. Nilagyan ko muna ng karton. Tapos meron tayong tubig dito mga kitlog. Kasi pag de-old, yan, pinapainom muna natin ng tubig bago natin pakainin ng patoka. So ilagay ko muna ito mga kitlog dito sa bagong disinfect natin na brother. So hindi ko naman ipapakita sa inyo mga kitlog kasi baka madali tayo nilulo. O nilulo whitey. Yan, ibaba na natin yung mga sisiw ni Calpara Peruvian. Yan, apat na gold, dalawang itim, tapos dalawang dilaw. Yan. So, yung sisiw ni pumpkin sweater, ito pa. Yan. So, ginawa ko mga kitlog, nag-markings na rin ako dito sa mga sisiw ni Calpara Peruvian. Yan. Right in ang markings natin dito sa sisiw ni Calpara Peruvian. Right in. So, next natin yung sisiw ni pumpkin sweater. Ito, yung sisiw ni pumpkin sweater, hindi na tayo magmamarkings dito. Kasi dalawang inahin lang naman yung ginamit natin dito sa mga sisiw natin. Yan. Yung first batch na sisiw ni Calpara Peruvian, tapos yung sa second batch na dito sa loob. Yan, magmamarkings na rin tayo mga kitlog. Right in din ang ilalagay natin na markings. So, next natin ibaba mga kitlog yung sisiw ni pumpkin sweater. Yan mga kitlog, ito na sila lahat. Yung third batch natin na pin-incubate. Sa kay Calpara Peruvian, siyam na pisa. Tapos yung pitong piraso kay pumpkin sweater. Yan mga kitlog, lahat sila napisa. Bali, 16 to mga kitlog, isa lang yung hindi napisa. Log, ang una natin gagawin, painumin muna natin ng tubig. Yan. Bigay na natin sa kanila. Tapos pag nakainom na sila ng tubig, saka natin sila pakainin. Yan o. Yan mga kitlog. Bumili na rin tayo mga kitlog ng patukaan para doon sa first batch natin na 3 weeks old. Tapos yung panglock natin doon sa dalawang pinto. So bibigyan natin ng patuka yung 3 weeks old natin na sisiw. Ayan. Tingnan natin konti lang kasi kumain na sila kanina bago tayo umalis. Ayan. Ganyan lang karami lang muna mga kitlog. Ang ibibigay natin dito sa tatlong linggo natin ng mga sisiw. Ayan na. Ayan mga kitlog, gutom na naman sila. Ang nakalimutan natin bilhin mga kitlog yung tubigan nito. So maglalagay muna tayo ng tupperware dito para sa tubigan nila. Ano? Talagang lakas kumain talaga ng mga sisiw na to. Yan. Yan mga kitlog, nakainom na sila ng tubig. Bigyan na natin sila ng mga kitlog ng patoka. Yan, konti lang muna kahit ganyan lang karami. Yan. Siguro bukas mga kitlog, dito na natin lagay yung patoka. Dito sa patoka nila. Tapos yung second batch, mamaya-maya, pag nakakain na yung mga third batch natin, saka na natin palabasin to. Yan. Yan mga kitlog. Tumuka na yung third batch natin ng mga sisiw na bagong pisa. Newly hatched na mga sisiw. Sweater palawang gold hini yung tatay nito, tapos yung inahin na ginamit natin yung dalawa, yung pumpkin sweater tapos yung Calpara Peruvian. Kaya ito na sila mga kitlog. Yung second batch ito, malalaki na to, 2 weeks old. Ayan. Tapos yung first batch 3 weeks old. Thank you.
Yan, mga kitlog ko. Yan. Kumakain naman sila. Yan, parami ng parami ang mga sisyo na inalaga natin, mga kitlog. Kasi andito na lahat, yung first batch, second batch, tsaka third batch sa pagbibreed natin kay Sweeter Palawang Kulhini. Yan. So yun ang mga kitlog, maraming salamat ulit sa pagsama nyo dito sa video na to. Yan, medyo malakas naman ang ulan, mga kitlog. Oh. Yan. So kung bago lang po kayo dito, mga kitlog, sa YouTube channel ko, kung okay lang po, pakisubscribe, pakidamin na rin po, mga kitlog, notification bell para manotified po kayo sa mga gagawin kong video. So yun ang mga kitlog, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless po sa ating lahat. Salamat po.